Ilang araw bago ang special election sa Cavite, lumabas ang ilang mga aberya sa isinagawa na final testing and sealing sa mga vote counting machines. Mismong si COMELEC Chairman George Garcia ay nakaranas ng paper jam sa kanyang ginamit na makina. Yan ang Headline Pilipinas ni Michael Delizo. Paulit-ulit naranasan ang paper jam sa vote counting machine na ito sa Amaya Elementary School sa Tanzac, Cavite. Nang isailalim sa testing, hindi exempted sa aberya si COMELEC Chairman George Irwin Garcia nang sinubukang bumoto. Nagka-paper jam nung tayo ay bumoto. Pero nilinaw ni Garcia na minor glitch lang ang paper jam at walang epekto ito sa bilang ng boto. Sinubukan pa nga ang iba't ibang maling paraan ng pagboto at lumabas ang error sa resibo. May mga nagsulat pa ng mga ibang drawings, yung iba hindi bumoto, yung iba naman ay nagbumoto ng lahat ng mga pangalan at lahat po yun ay nabilang o nakita ng ating makina. Ang pinaka-importante po doon, kahit may paper jam, kapag ka nag-print pa rin yung mismong machine ng resibo at nakita ng mga botante na yung kanilang mga resibo, sa resibo nila, yung mga boto na sinulat nila, yun ang nakareflect sa mismong resibo. Nasa 426 vote counting machines ang gagamitin sa 75 voting centers sa mga bayan ng Amadeo, Indang, Tanza at Lungsod ng 13 Martires. Pagbobotohan sa Sabado, ang representante sa Kamara para sa 7th distrito ng Cavite na unang binakante ni Jesus Crispin Remulla matapos niyang tanggapin ang posisyon para maging kalihim ng Department of Justice. Kandidato ang anak ni Remulla na si Crispin Diego o Ping na nagsisilbing board member ng distrito at tumatakbo sa ilalim ng National Unity Party. Kalaban niya sina dating 13 Martires Mayor Melencio Jun Disagun at independent candidates Jose Angelito Aguinaldo at Michael Angelo Santos. Hindi naman gaya sa Cavite, walang mangyayaring special election sa Valenzuela City bagamat parehas na may nabakanting congressional post. Ito'y matapos tanggapin ni dating Valenzuela 1st District Representative Rex Gatchalian ang pagiging kalihim ng DSWD kaya binitawan niya ang pagiging kongresista. Ayon kay Garcia, walang hiling ang Kamara na magsagawa ng special election para sa 1st District Representative ng Valenzuela. Wala po sa sulat nila, sa liham nila, wala po yung panawagan na tayo magkaroon ng special election. At pagpapatawag ng special election ay isang exclusive na prerogative ng House of Representatives. So kung wala po silang patawag ng special election, wala pong preparasyon na gagawin din ng Commission on Election. Nauna nang itinalaga ng Kamara bilang caretaker ng Valenzuela 1st District si Congressman Mark Enverga ng Quezon 1st District. Para sa Headline Pilipinas, Michael Delizo, ABS-CBN News.